Misteryoso itong post ni Northport Batang Pier outside specialist na si Arvin Tolentino sa kanyang Instagram account. Hujat na ba ito ng pagbabalik ng 27 anyos na tubong ang Angono Rizal papunta sa kanyang dating koponan na Barangay Ginebra? Maraming ang nagulat nang mag-post si Tolentino ng ilan sa mga larawan kuha sa kanilang laban kontra sa Barangay Ginebra. Ito ay matapos ang masakit na pagkatalo ng Ginebra kontra sa TNT Tropang Giga nitong nakaraang Biyernes. Ang Ginebra ay tinalo ng TNT Tropang Giga sa Game 6 ng Best of 7 Final Series. Si Mikey Williams ang itinanghal na Finals MVP ng serye kung saan nag-average ito ng 22 points on 45% field goals kasama pa ang 3.3 rebounds at 3.2 assists in 6 games. Noong Game 6 nga, umiskor ito ng 38 points kung saan 9 out of 18 3-point shots ang ipinasok nito. Si Mikey Williams ang nanguna sa 3-point barrage ng TNT Tropang Giga para tapusin ang serye ng Game 6. Marami nga ang nagsasabi na tres ang pumatay sa Ginebra na naging dahilan ng pagkabigo nilang depensahan ang corona bilang hari ng Governor's Cup. Sa mga larawan nga ni Arvin Tolentino sa kanyang social media account, kita na puro sa Ginebra Games nila ang kanyang ipinost na may caption na sun clock. Kasama nga sa mga larawan ni Arvin Tolentino ay nasa kanyang likod ang rookie na si Jeremiah Gray. Isa nga si Gray sa mga ikinadidismaya ng mga Ginebra fans dahil ang inaasahang outside shooting nito ay hindi gumana noong finals. Si Jeremiah Gray ay nag-average lamang ng 7% sa 2 of 27 3-points made itong finals, malayong malayo sa 41% average ito noong elimination round. Si Arvin Tolentino ay pinili ng Barangay Ginebra noong 2019 PBA draft bilang 10th overall pick. Ang 6'5 wingman ay may average na 4.5 points per game sa kanyang rookie season, suot ang Ginebra jersey. Pero mas ikinabibilib ng mga fans ng Ginebra ang kanyang 3-point shooting ability. Itong nakaraang taon lang nagdesisyon ang Ginebra na i-trade si Arvin Tolentino sa Northport Batang Pier kapalit ang rising superstar na si Jamie Malonzo. Well worth it naman ang naganap na trade on both teams dahil si Tolentino ay umusbong ang karir at talagang maasahan sa opensa. Biglang nag-jump ang scoring ni Arvin mula sa 6.1 points per game sa Ginebra ay naging 14.5 points kada laro nang magsuot ito ng Northport jersey. Habang si Jamie Malonzo naman ay naging go-to guy ng Ginebra, katambal sina Christian Stanhardinger, Justin Brownlee at Scottie Thompson. Malakas nga ang bulungan na posibleng ibalik na ito sa Ginebra dahil sa nangyaring pagkatalo ng barangay noong PBA Finals. Biruan nga ng mga fans ng barangay, posibleng parusa lamang ito ng Ginebra coaching staff kay Arvin dahil sa paglalaro nito ng gagamba habang nasa ensayo. At kung sakaling ibalik nga ng Ginebra si Arvin Tolentino, sino naman ang pwedeng maging kapalitan nito? Papay kaya ang Northport na puro bench player lamang ang maging kapalitan ni Tolentino? Ilan nga sa pwedeng ibigay ng Ginebra ay sina Jeremiah Gray, Stanley Pringle o John Pinto. Ito nga ang nakikita natin na fair trade kung matuloy man ang player swapping. Kayo ba mga kabola, kung sakaling ibalik sa Ginebra si Arvin Tolentino, sino ang pwedeng ibigay ng Ginebra para maibalik siya sa barangay?